Welcome back to our channel once again mga katigats. Bago tayo magpatuloy, shout out muna. Ito ko yung mag-shout out kina Team Tory Field, Danny Flores, Batikin Adventure, Renato Poster, Bonifacio Manuel. Shout out din kina Ginaline Cabunilas, Mauricio Pakit, Arnel Tan, Lito Kahadi, Aquilino Alok, Binaliwala mo ako, LJB Misor. Shout out din kay Esmeraldo Masangkay, Adonis Liornas, Hyacinth Octimia, Boy Kaukau, Jerry Hurulan, Juben Baterna, and also to Anton Hagonoy, Luis Fianza, Mr. Tats, Alex Kerubin, FF Warrior, Maribic Ripdos, Arnold Scala, Roland Ladaran, and lastly, shout out kina Rex Alipu, Fernando Adlaon, Elmer Lozano, Andre Ludovico, Madrid Jumar, Chilon Sarasap. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Welcome back mga katiyats. Meron tayong i-analyze ngayon at narito ang video na padala sa atin ng ating mga katiyats. Merong dalawang big boulder marker dito. Ito yung isa na merong hole, teardrop at line. At ang pangalawa naman dyan ay medyo malayo ang distansya galing sa unang bato. Sa tingin ko ay nasa 30 to 40 meters ang layo nito. At ang pangalawang bato na ito ay napakaganda ang marka. Kasi ang kanyang marka ay itong snake na pointer as an arrow. Kaya sa tingin ko ay mas medyo malaking deposito ito. Kasi maganda ang paggawa ng mga marker. Pwedeng general treasure site itong natagpuan nyo mga katiyats. Gaya niyan, yan ay a very articulated arrow na kung tingnan natin ay parang bulati o parang ahas siya. Wala naman siyang ulo. Pero meron siyang buntot. Kaya ito ay arrow at ang unahan niyan ay merong circle, yun ang item. At yan ang ating i-decode ngayon after natin tingnan itong bidyong ito. Okay mga katiyats, at advice ko lang kapag mag-operate kayo sa area ay huwag masyadong maingay kasi itatago yan ng mga tagabantay kung maingay tayo. Okay, tahimik lang tayo kung mag-operate. Yan yung snake na arrow mga katiyats. Kung nakita nyo, may buntot yan at yung, ang kanyang ulo ay malapit sa yung circle na yan. Okay, so in a while atin na ito i-analyze. Hang on mga katiyats. Okay mga katiyats, buckle up yourselves. Meron tayong magandang mga treasure markers na narito na ipanadala sa atin. Ang una dito ay itong bato na merong linya, merong hole. Ang hole na ito ang nag-indicate na merong vertical tunnel or merong hukain or merong item. Ganyan yan. Nagsasabi siya na merong ibinaon. Okay, at ang teardrop na tinatawag ko, kung tingnan natin ito, akala natin na papunta doon ang item. Pero kung i-analyze natin ang tulo ng tubig or ang teardrop, ang kanyang direksyon ay pababa. Kapag mahulog ang ating luha or tulo ng tubig, pababa ang bagsak niyan. Kaya ito ay papunta rito na portion. At ang pag-estimate ng distansya nito mga katiyats ay dalawa ang paraan. Ang una dito ay kunin natin ang distansya ng nitong dalawa. So kunin natin ang distansya nila. Sabihin natin ang distansya niyan ay 5 meters. Make that 5 inches. Ang 5 inches is equals to 5 meters. Kaya punta tayo sa banda rito ng 5 meters. Okay, so ang unang hukay ay 5 meters sa direksyon na ito. Mga katiyats, i-align nyo lang ang itong dalawang butas na yan at doon kayo maghukay 5 meters test dig ang una.
Ngayon ang pangalawa dyan na pagkuha ng distansya ay kunin ito. Ang haba ng linya na yan ay kunin in inches. Sabihin natin yan ay 8 inches. So therefore, meron tayong distansya na 8 meters. Okay, kaya pangalawang hukay sa ganong direksyon pa rin ay 8 meters. So we have two distances, 5 and 8 meters. Okay, mga katiyats. So 5 and 8 meters papuntang south kung tama tayo na ang direksyon yan, ang posisyon yan ay ganito, norte, south, west and east. Okay, at puntahan natin ang pinakamagandang marker na pinadala sa atin. Ito yung ahas. Ahas na marker ito, mga katiyets, ito. Ito ang close-up niya. At ang itsura nito, kanina sa video, tiningnan ko ay buntot ito. Ito'y buntot ng sabihin natin ahas, nagaganyan siya. At kung napansin nyo ay medyo manipis ang portion dito at biglang lumaki at tumaba at nandito yung kanyang ulo. So ang pagpoint niya ay dito ang point niya. Pero hindi diyan kasi nandito ang item. Ang item ay mayroong distansya sa ulo ng ahas. So ang ulo ng ahas at ang hole, yan ang ating sukatin by inches. So ito, atin yan sukatin by inches. Okay, sabihin natin na ang sukat nito sa tingin ko ay 4 inches. So therefore we have 4 meters distance. At saan bang distansya na yan? Okay, dalawang distansya na pwede dyan. Ang tinuro ng ulo, ito. So ang distansya ay dito. Make that direction ay southeast. Make that southwest. Southwest 45 degrees. Okay, at ang layo nyan ay ito yan. 4 meters. So bilang tayo ng apat na hakbang. 4 meters, adjust na lang tayo sa 4 to 5 meters. So, 4 to 5 meters, isang hukay lang, southwest. Ngayon, ang pangalawang direksyon nito, mga katiets, ay ito yan. Kunin natin ang direksyon ng bilog. Okay, so, ito, sentro ito ng ahas, kanyang ulo, itama natin dyan. And then, diretso tayo sa unahan. Sa ganun pa rin na distansya, 4 meters and 5. So, 4 and 5 meters. Ito naman ngayon ay northwest na ito. Northwest. Okay, maganda rin na direksyon ang northwest para sa mga treasure. Okay, napakagandang marker yan na nakita nyo. Kasi articulated. Ibig sabihin, napakaganda ng paggawa ng sign na yan. At nakita ko dito, mga katiyets, meron kayong hukay sa portion dito. Meron kayong hukay dyan. Okay, at kung wala kayong nakitang kakaiba dyan, ay sundan nyo na lang yung aking tinuro na mga digging spot. Okay, mas malaki ang tsansa na mayroon doon. So ako'y magpaalam na, mga katiyat, sana suwertihin kayo dyan. May the fortune be with you and don't stop chasing for that dreams. Ingat kayo palagi in the blessings of the Lord.